Ano nga ba ng salapi ang tunay na kaligayahan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Griselda sa ating dulang sa kanyang panahon. Pwede ba, Griselda? Huwag mong guluhin ang isip ko rin sa pinagbubuntis mo. At para matigil ka na sa pangungulit sa akin, tatapatin na kita. Hindi kasama ang sanggol na yan sa mga prioridad ko. Hindi ko inaasahan ganito ang magiging pagtanggap mo sa nangyari sa atin, Orlan. Alam mong hindi lang sa bukid na to nagtatapos ang mga pangarap ko. Gusto kong masenso, yumaman at magkaroon ng maraming pera. Gagamitin ko ang kahusayan ko sa pagiging civil engineer para matupad ko mga ambisyon ko. Bukas nang alis ko patungong Dubai at walang makakapigil sa akin. Kahit pa yung batang yan na nasa tiyan mo. Griselda? Griselda? Cesar? Diyan ka pala. Sabi ko na nga ba't umiiyak ka na naman eh. Sige ka. Kapag nakita ka na naman ni Ana na umiiyak, tiyak na iiyak rin siya ng iiyak. Alam mo namang masyadong mapag-alala ang anak natin. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa yun alam kung paano ka pasasalamatan sa ginawa mong pagsagip sa akin sa kahihiyan. Griselda, pinakasalan kita dahil mahal kita. At kahit ilang taon pang lumipas, walang mapapago sa pagmamahal na yon. 13 taon na si Ana. Mahaba-haba na rin ang panahong ipinagsasakripisyo mo sa aming mag-ina, Cesar. Mahal na mahal ko kayo ni Ana. Lahat ng pagsisikap ko sa araw-araw, sa inyo ko iniaalay. Dahil kasama yon sa sinumpaan kong pangako nang tayo magpakasala. Orlan, gusto ko magpa-check up doon para sa second opinion na hindi ko pagbubuntis. Baka sakali doon, may maisasuggest mga doktor sa dinaranas ko imbalance hormones. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo, Lulu? Halos nandito sa Dubai ang kabuhayan natin. Masisira ang financial flow natin dahil dyan sa mga desisyon mong pabigla-bigla. Orlan, ang dami na nating pera! Wala na ba tayong gagawin kundi magpayaman na magpayaman? Samantalang wala naman tayong anak na pinaglalaanan. Gusto ko magkaanak sa kahit na anong paraan. Kasi hodong umampun tayo ng kahit na sinong bata sa kahit sa ambay ampunan na mapupuntahan natin sa Pilipinas. Orlan, sa ayaw at sa gusto mo, magkasama tayong uuwi sa Pilipinas. Sino kanya yung sinasabi niyong batang kasama ni na Griselda at Cesar? Na nakita kong kasama nilang bumabaybay sa pilapil kanina, Tay? Bakit? Hindi mo ba nakita ang kamukhang-kamukha mo yung batang kasama nila? Pwede ba, Tay? Diretsahin niyo na ako. Napiti ko na ako sa puro pahagin niyo eh. Ewan ko sa'yo kung bakit hindi mo kilala ang anak ninyo ni Griselda. Pero ang akala ko, ipinalaglag ni Griselda ang sanggol na dinadala niya. Anong akala mo kay Griselda? Walang konsensya ang katulad mo? Ay, pinili pa rin niyang isilang ang bata sa kabila ng pagtalikod mo sa pananagutan mo sa kanya. Ngayong alam mo na ang totoo, Orlan, huwag na huwag mong guguluhin ang buhay ng apo ko. Dahil ako... Tay, tingnan niyo po, oh. Ang dami ng chocolate. Bah, oo nga, no. At mukhang masarap ang mga yan, ah. Pwede pong malatay niyo itong isang chocolate? Ito? Ang hirap kasing alisin.
nakakabalot eh. Teka. Parang ito po kasi yung pinakamasarap. Kaya gusto-gusto ko na pong matikman. Oo ba? Pero samantalang binabalatan ko ito, pwede mo bang sabihin sa akin kung sinong mabait na nagbigay ng mga chocolate na ito sa'yo? Ay, yung mamamang nakasakay sa kotse. Mama. Doon sa may kasada, pinisil-pisil pa nga po niya pisngi ko. Sabi niya, kamukha ka raw po siya. Ganun ba? O, dahil babalatan ko, ha? Itong chocolate. Kasi wala na. Posible kayo si Orla na nagbigay ng mga chocolate ko na. Ang sarap ng chocolate. Kung hindi ako nagkakamali. Narito sa Pilipinas si Orla. Patulad po na isa pa. Zelda, ako ang tunay na ama ni Ana. Kaya nasa akin lahat ng karapatan bilang isang ama. Dugo pa lang siya noon sa sinapupunan ko. Nang ikaw mismo ang bumitaw sa responsibilidad mo sa kanya, Orlan. Ang bilis mo naman makalimot. Para 13 taon pa lang ang nakararaan. Dito rin sa ilalim ng punong ito. Mula nang itatwa mo siya bilang sarili mo, dugo at laman. Nagsisimula pa lang ako noong bumuo ng sarili kong buhay. Pero ngayong marami na akong pera. Kayang-kaya ko nang ibigay sa kanya lahat-lahat. Ibinigay na ni Cesar kay Ana ang apelido niya. Kinilala niyang sariling anak ang anak ko. Pangalan niya nakapirma sa lahat ng dokumentong may kinalaman sa pagkakakilanlan ni Ana. At ni isang letra ng pangalan mo, hindi mo makikita sa mga papeles na sinasabi ko. Magkikita tayo sa korte, Griselda. Gagamitin kong lahat ng pera ko para lang mabawi ko ang anak ko sa inyo ni Cesar. Maraming paraan para manalo ko sa mga kasong isasampa ko sa inyo. Baka nakalimutan mo na rin. Nagmakaawa ako noon sa'yo. Napakasalan ako. Pero naging matigas ang kalooban mo. Sa pakatwid, hindi mo rin po pwedeng pamiliin si Ana sa korte kung sino sa atin ang sasamahan niya. Dahil walang kasal na nag-uugnay sa atin dalawa. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang mga nangyayari ngayon, ang masakit na resulta ng kapabayaan mo? Dahil ako, kami ni Ana, kahit kailan, hindi ka na namin ginawang bahagi ng buhay namin, Orlan. Dahil kung meron mang nagmamay-ari ngayon ng aming mga puso, walang iba kundi si Cesar lamang yun. Ana! Ana, huwag ka tumakbo! Hintayin mo ako! Mag-usap lang tayo kahit sa dali. Ayoko po! Magtatawag ako sa inyo! Ang ikbit-ikbit kasi na awaw niya sa akin. Masasaktan ako sa pagpigil niya. Anak, kahit sandali lang, hayaan mong mayakap kita. Ay, lumakas niyo po ako tinatawag na anak. Hindi niyo naman ako anak. Ano naman ang anak ko? Griselda, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo madama ko ang pagigisang ina sa pamamagitan ng anak niyo ni Orlan. Tatapatan ko yun na malaking halaga ang anumang mga pagkakasunduan natin. Sabihin mo lamang sa akin kung magkano. Ganyan na ba talaga kayo? Ganyan na ba talaga kayo makipag-usap ni Orlan sa mga tao na kakaharap ninyo? Napakarami niya na bang pera para akalain ultimo buong pagkatao ng kapwa ninyo kaya-kaya niya nang bilhin dito sa ibabaw ng mundo? Hamak niya na sa mga kamay niyo ni Orlan ng langit. Griselda, kaya huwag niyo nang panghasad pang angkinin ng lupa! Nakikiusap ako sa iyo, anak. Huwag mo nang guluhin ang buhay ni Ana. Masasaktan din ako kapag pilit mong inilayo ang apo ko.
Malapit sa akin ang loob ng batang yun. Yan ang isang bagay na hindi ipinagkait sa akin ni Griselda. Tay, ang gusto ko lang naman, makilala niyang ako ang tunay niyang ama. Lalo na't kayang-kaya kong ibigay ang mga pangangailangan niya habang lumalaki siya. Hindi na mabuburang katotohanan ng ikaw ang tunay niyang ama, Orlan. Pero, maaari mo pa rin gampanan yun kahit nakadistansya ka lang. Pupwede ka pa rin maging bahagi ng buhay niya nang hindi binabagong bundong nakagista niya. Kasama ang mga taong tulay na nagmamahal sa kanya. Alam mo kung anong ibig kong sabihin, anak. Griselda, ngayong araw na ito, balik namin ni Lulu sa Dubai. Mag-ingat kayo sa pagbiyahe nyo. Pabalik doon, no? Orlan. Gusto kong malaman mo na nagpunta ko rito hindi lang para magpaalam, kundi para humingi ng tawad sa pagugulong ginawa ko sa buhay nyo ni Cesar. Lalo na sa pagkakadamat pa ni Ana sa kitira ko nung unawa namin ni Lulu. Timurang kaisip ng baba. Inihingi ko rin yun ang tawad sa inyo. At gusto ko rin malaman mo na handa akong magbigay ng sustento kay Ana para sa kanyang mga pangangailangan, lalo na para sa kanyang pag-aaral. Kung yun ang makapagpapaluwag sa kalooban mo, ikaw ang bahala, Orlan. May mga tungkulin at karapatan ka rin naman kay Ana na hindi ko po pwedeng harangan. Maraming salamat, Griselda. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Pero nagawa mo pa rin akong patawarin. Napakabuti ng puso mo. Napakapalad ni Ana ni ikaw ang kanyang naging ina. Isa sa pinakamalaking hamon dito sa mundo ang pagiging isang mabuting magulang. At yun ang sisikapin kong maitawid sa mga taon pang lilipas. At alam ko, papatnubayan ako ng poong may kapal. Walang mas mahalagang gawain kailangan tuparin sa mundong ito, kundi ang mga makabuluhang bagay. Ang pinakamalaking pag-asa, ang pagbibigay halaga pa rin sa katatagan ng pundasyon ng dangal sa kanyang panahon.